May the Holy Spirit enlighten us towards the truth. Truth is very important for the church. Today, we commemorate the martyrdom of Saint Irenaeus, died in 2002. He wrote against heretics, adversos hereses, ang kanya libro. A coherent, rational for Christian Bible, including both testaments, and the first to offer a comprehensive account of belief in God's universal, providential, and redemptive economy. Very early on, marami ng mga heretics kaagad. Sinasabihan tayo ng Panginoon, beware of false prophets. How do we know na false prophet siya? I'm reading a book, The Art of Thinking Clearly. Many people do not think clearly. Faulty reasoning. And that's why, sabi rin libro, maraming tao, self-induced unhappiness. You are unhappy. You are suffering from anxiety and depression because you do not think clearly. False prophets. May magandang artista sasabing itong sabon, puputi ka rito. Maputi na yan siya eh. Pinanganak na maputi yan. Nagdiderma pa yan. Nagglutata aglut. Tatayon ba kung ano yung mga iniinom ngayon? Ano, ikaw, mahirap ka naman eh. Kaya pag bumili ka ng sabon na 85 pesos lang, hindi ka puputi. Pinanganak ka ng kayumangging kaligatan eh. Kaya faulty reasoning. Okay na yan. Advertising. Yung scam. Invest ka ng 5 million pesos, dudubli yan in 3 months. Ah, ang daming nadinggoy dyan. False prophets. Pagkatapos, dahil unhappy ka, pagbubuntunan mo yung mga kasama mo sa bahay, mainitin ang ulo mo. Eh, hindi naman nila kasalanan na in-invest mo yung pera mo doon sa false prophet. Naniwala ka eh. Nadala ka ng iyong faulty reasoning ka, nadala ka ng iyong pagkagahaman. Wala namang 100% in 3 months. Yung mga korporasyon, tingnan ninyo minsan, 12% lang ang ROI niyan, bibigay sa stakeholders. Eh, realistic yan eh. Pero ikaw, may magandang bukadora, maganda magsalita, invest mo dito. Tapos nawala na. Yung ibang nawalan ng pera, nagpakamatay na eh. Faulty reasoning. Naniniwala sa false prophet, sabi ng Panginoon. Marami ding false prophets ngayon. Ganda ang magsalita, naniniwala. Mayroon pang nakalagay sa Facebook, may isang pastor humingi ng pera sa kanyang mga ano, dahil marami naman sila, para makabili ng jet. Para mabilis daw siyang makabisita sa kanila. Wala namang airport doon sa mga mahihirap na naniniwala sila. Ang dami ngayong nagpapalit ng relihiyon. Bakit? Ganda raw kumanta, maganda ang music doon. Eh, yan ba ang dahilan para ipagpalit mo yung 2,000 years old na simbahan doon sa kung kailan lang itinatag? Beware of false prophets. Why? It will result in self-induced unhappiness, sabi ng libro. So may mga cognitive bias tayo. Kaya rin tayo, nadidinggoy. Cognitive bias. Halimbawa, sabi niya, yung confirmation bias. Ano ibig sabihin ng confirmation bias?
ang pinapakinggan lang natin yung mga tao na kapareho natin mag-isip. Tingnan mo yung mga friends mo sa Facebook. Ganun yan. Sa Amerika, yung mga Pilipino doon na Trump, andan sila lahat. Hindi na nakikinig na baka mali yan. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but underneath are ravenous wolves. May isa pang pastor, ang daming sumusunod. Million ang nasa kanyang TikTok. Pinakita ay yung bahay, 16 rooms, palasyo. Pero yun ang nagsasabi na huwag kayong magpabuyo sa mga material things. Siya may palasyo. Siya may jet. Ravenous wolves. So that's why let us pray to the Holy Spirit today to enlighten us. In the first reading, it's about the covenant between Abraham and the Lord. It was on that occasion that the Lord made a covenant with Abraham, saying, to your descendants, I give this land. Genesis 15, 12 to 17. Covenant. Ano ibig sabihin niya? Yung Old Testament yan yun. Old covenant was between Abraham and Yahweh. The new covenant is between us and God through His Son, Jesus Christ, because God so loved the world that He sent His only begotten Son, the divine Word who was made flesh, John 1:14. Paano natin unawain ng ayos yan? What does it mean to have a covenant with the Almighty who created the heavens and the earth? Kamali tayo dyan, unhappiness in this earth and in the world to come. So beware of false prophets. At ang message ko rin, beware of your cognitive biases, beware of your own faulty reasoning, baka kung saan ka pupulutin dahil dyan. So you think clearly. Ask the Lord for light so that you will know the way. Because of our compensation bias, minsan ang pinapakinggan lang natin, yun lang gusto natin. Lalo na ngayon, ang daming nagsasabi sa akin, maghanap na sila sa YouTube kung sino yung pare na. So yung pinakamaganda para sa kanila, yun ding umaangkop sa kanilang privatized spirituality na sila lang at Diyos. Kinakalimutan na nila yung Panginoon na nanghahagupit. You should not make my father's house a den of thieves. I was hungry. You did not give me to eat. So ayos-ayos kayo dyan sa inyong Bible sharing. Pero ang pinag-uusapan nyo lang, yung angkop din sa gusto nyo. Wala na yung ibang bahagi ng Bible. Iyon yung maraming ibang mga sekta na ganyan na lang. Faulty reasoning. Cognitive bias. Unclear thinking. Assumptions, wrong assumptions, cognitive biases, illusions, shape our thinking and decision-making processes. And that's why many of us are unhappy. Beware of false prophets. Sa advertising, saka sa ating pananampalataya. Maraming relihiyon nagsasabing, you are saved by faith alone. Ay sabi ng simbahan na, faith and good works, na kay St. James din yan. Pero hindi na nila tinitignan. Cognitive biases, faulty reasoning leads us to untruth. Kasi maraming false prophets na ang galing din mambola. So let us pray today that we will have, balikan ko sa St. Irenaeus,
a coherent and rational foundation for our faith. A comprehensive account na hindi bahagi lang ang binibigyang diin doon sa kanyang pagkaunawaan ng Bible. As we receive Christ, His body and blood in the Eucharist today, let us remember that He also said, I am the truth.